Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa North EDSA para magbigay ng update sa common station ng LRT 1 at MRT 3. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tapos itong Unified Grand Station na ginagawa dito sa May North EDSA. Hina sa kabila, makikita natin yung isa pang viaduct na gagamitin ng LRT Line 1. Dito naman sa area na to, mukhang wala pa rin namang pagbabago at ganoon pa rin, hindi pa rin tapos itong ginagawa na bagong linya para sa LRT 1. Wala pa rin itong flooring tsaka rilis. Dito naman tayo sa ginagawang elevated walkway na magkokonekta sa common station papunta dito sa Trinoma at sa MRT-7. Ito naman yung dulo ng elevated walkway na ikokonekta sa North Avenue Station ng MRT-7. Kaso yun nga, hindi pa naman nasisimula na itayo ang North Avenue Station. At least meron ng nakaabang dito na dadaanan ng mga commuters kapag naitayo na ang bagong North Avenue Station ng MRT-7. Dito naman tayo sa kabilang side ng common station. Yung viaduct na gagamitin ng LRT 1 papasok dito sa station ay umabot na hanggang doon sa may SM North Annex. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin tapos ang elevated viaduct na ito. Hindi nga matutuloy ang partial operations ng common station ngayong June 2023. Ayan, makikita nyo naman ang latest progress sa proyektong ito. Bagamat nasabi na ng Department of Transportation na inilipat na naman yung partial operations mula June 2023 sa December 2023 mula sa mga original na past schedule nito na March 2022, August 2022, tapos naging December 2022, hindi pa rin natuloy ang opening, naging April 2023, tapos June 2023. Ngayon naman, ililipat na naman sa December 2023. To see is to believe na lang talaga kung kailan matatapos at magiging partially operational ang common station. Ito naman ang latest progress sa ginagawang elevated walkway. Ayan, makikita naman natin, malapit na itong may dugtong sa common station. Dalawa pa lang sa ngayon ang nakikita natin na posibleng daanan ng mga commuters kapag natapos na ang common station. Itong ginagawa na elevated walkway na connected na sa Trinoma at yung isa pang daanan na matagal lang natapos itong Area B building na magiging connected naman dito sa MRT-7 at SM North EDSA.
Punta naman natin doon sa kabilang dulo nitong elevated viaduct na gagamitin ng LRT-1 at tingnan natin kung hanggang saan na yung dulo nito. Ayan guys, tingnan nyo, ito yung closer look dito sa kabilang side ng common station sa may North EDSA. Isa pang malaking question kung magkakaroon ba ng hagdan dito sa kabilang side ng EDSA. Hanggang sa ngayon kasi wala pang hagdan na tinatayo dito. Itong linya ng LRT-1 na connected na doon sa last station sa may Roosevelt. Ayon pa sa plano, ang LRT Line 1 ang lilihis ng linya at gagamit dito sa bagong elevated viaduct papasok doon sa common station. Dito na sa may bandang SM North Annex yung dulo ng elevated viaduct. May mga poste pa dito na hindi pa nadudugtungan at dito yata sa area na to ikukonekta yung bagong viaduct dito sa existing na linya ng LRT Line 1. Ayan, makikita nyo naman meron ng mga supporting na poste dyan na nakaabang. Hanggang sa ngayon pala isipan pa rin talaga itong bagong elevated viaduct. Inaabangan kasi natin ito kung ano nga ba magiging final na design at kung alin sa dalawa ang MRT-3 ba o LRT-1 ang gagamit dito sa bagong viaduct na ginagawa. Ang bilis ng panahon, September 2017 pa, nagkaroon ng groundbreaking para sa proyektong ito. Year 2023 na ngayon at hindi pa rin ito natapos. Dito naman tayo sa ilalim ng common station. Ayan, makikita naman natin medyo mababa lang yung vertical clearance. So ayan guys, ang latest update dito sa Unified Grand Central Station o Common Station para sa LRT Line 1 at MRT-3 na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natapos. Ano masasabi nyo at mag-aantay na naman tayo hanggang December para sa partial operations ng Common Station.
Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.